is Attorney Hatchy. And welcome to Morning Tips, the law in the market. Our topic for tonight's discussion is the cease and desist order against Don Chiyuto and his investment scam. Okay, sa mga bashers natin, nabibilang na ang inyong araw. Earlier today, the NBI has just served the cease and desist order against Don Chiyuto in his office here in Roxas City. Opo. So with that cease and desist order, ano ang nilalaman nito? Okay? Ipapakita natin at ipapaintindi natin sa mga common tao at sa lahat ng investors ni Don Chiyuto kung ano ba talaga ang isang cease and desist order na inisyo ng Securities and Exchange Commission. Okay. Now, ito ang cease and desist order. Sa order na to ng Commission and Bank ng Securities and Exchange Commission, nakalagay ang isang maliwanag na black and white. Ang black and white na parating sinasabi ni Don Chiyuto, eto na po yun. Black and white na papel na nagsasabing tama na, tapusin na. Okay? So, this resolves the motion for issuance of a cease and desist order filed by the Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Okay? Against Chiyuto Creative Wealth Documentation Facilitation Services, Chiyuto Creative Wealth Documentation Facilitation Service, OPC, its owner, principal, proprietor, and sole stockholder director president, haba nun, Patrocinio C. Chiyuto Jr., alias Don Chiyuto, Don Don Shangli Chiyuto, Mr. Sold, nominee Judy Pajarillo, Pelumina Andrada, Maricris Chiyuto, Maria Cristina Chiyuto Canubida, Nanette Baruela, Aurelisa Apaap, Capis Buy and Sell Anything, Kiaka Abelcho, and Santiago City Online Market. Okay, so napapansin nyo, may Santiago City dito. Okay, pinagbabawalan si Don Chiyuto at ang kanyang mga kasabwat sa engaging in activities of selling and offering for sale securities in the form of investment contracts. And two, to remove or take down online posts and offerings until the required registration statements are duly filed with, approved by, and corresponding permits to offer and or sell securities are issued by the Securities and Exchange Commission. Okay? So, saan nga ba nagsimula itong Chiyuto scam? Okay? Itong Chiyuto Creative Wealth. On February 18, 2020, meron siyang DTI. Nagrehistro siya sa DTI sa isang Certificate of Business Name Registration 1593167 at may address na Unit 204, Number 84, Second Floor, Chiyuto Building, Pink Building, Gloria Diaz Street, BF Resort Village, Talon 2, Las Piñas City. And mind you guys, etong building na to, nang pinuntahan ng mga tropa ng SEC, wala pong building na nakapangalan kay Don Chiyuto. Okay? Pangalawa, on November 23, Creative Wealth Documentation Facilitation Services was registered with the commission as one-person corporation. Opo, nagrehistro po si Don Chiyuto. Address naman nito is 14 Tamarind Street, New Alabang Village, City of Muntinlupa. So,
magkaiba na ngayon ang address. Okay? So, ang primary purpose ng korporasyon na ito ay to engage in the business of providing assistance to companies and or individuals on the facilitation of documents and other liaison contract services without engaging in labor only contracting activity. And may prohibition to. It shall not solicit, accept, or take investments, placements from the public, neither shall it issue investment contracts. In the past videos, we have discussed what an investment contract is. Ito yung offering of securities. Okay? At itong securities na ito ay may pangakong kumita, dumoble ang pera. Okay? So, paano ito na-discover ng SEC? Okay? So, on August 13, 2020, may na-receive na email ang EIPD at ang SEC from Bangko Sentral ng Pilipinas. So, may nagsumbong pala talaga noong August 13, 2020 pa. Galing Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito daw si Chiyuto ay gumagamit di umano ng name and logo ng BSP. So, in relation to the offer sale of its products. Dahil doon, na-alarma yung SEC. So, inimbestigahan ngayon ng EIPD itong si Don Chiyuto. At dahil dyan, merong undercover agent na nakipag-usap kay Chiyuto Can Maricris or Miss Maricris. And sino ba to? Sino to si Miss Maricris na to? So, ang pangalan niya sa Facebook, kung makikita nyo, ay Chiyuto Can Maricris or Maria Cristina Chiyuto Canobida, who is also the leader of Chiyuto Canobida team. Ito daw po ay isang pamangkin ni Don Chiyuto. Okay? So with that, what's this? With that information, nagpalabas ngayon ang SEC ng isang advisory sa investing public. At dahil dyan, patuloy silang kumuha ng ebidensya para masugpo itong investment scheme ni Don Chiyuto. So, subalit, natapuan, eh hindi po tumigil si Don Chiyuto sa pangluloko ng mga tao sa ganitong investment scheme. So, anong ginawa niya? In fact, nag-vlog pa siya sa Rated Corina para maging mas kaaya-aya ang kanyang authority, ang kanyang itsura sa mga tao. Okay? Naglabas din siya ng mga pages ng kanyang story sa mga tabloid at sa mga periodiko na kung saan si Don Chiyuto ay isang philanthropo. Siyempre, yan po ay bayad. Dahil yan po ay isa, one part of an investment schemer to advertise himself. Okay? So, nung ito nga sinabi ko kanina, yung sinabi ni Don Chiyuto na address niya sa DTI, eh hindi po sa kanya ang building na to. Kasi nung pagpunta ng tropa ng SEC, ng EIPD sa address na binigay ni Chiyuto, eh hindi daw po doon nakalagay or hindi po sa kanya ang building na yon. The building is not owned by Chiyuto as indicated in the address given by Maricris Can Chiyuto. Sinong may kasalanan ngayon? Si Maricris Can Chiyuto. Okay, now, so, nasubmit ito ngayon ng EIPD sa komisyon ng Securities and Exchange Commission. So,
It is unruling and bank, and because it is the commission has the power to issue the cease and desist order. Otherwise, it can issue or request or order a warrant for the arrest of Chiyuto if he does not stop this time to offer investments to the public. Okay, so yung issue dito sa kasong to is may kabuluhan ba yung cease and desist order? So sabi dito, we find the motion to be impressed with merit and hereby grants the same. So meron na nga talaga na cease and desist order sa kumpanya ni Don Chiyuto. Ngayon ang pwedeng gawin ng investment public. Okay? So dito inexplain ng Securities and Exchange Commission yung unang ebidensya. The evidence submitted by AIPD showed that there is a considerable number of people invested money in Creative Wealth OPC and Chiyuto. So yan po sa Roja City halos 30 to 50% ng mga negosyante diyan at mga common tao ay nakapag-invest po kay Don Chiyuto. And in fact, madami po talagang yumaman, kumita yung mga unang naka-payout. Pero mas madami ang hindi nabayaran ngayong mga investors na sometime December at November hanggang January wala na pong lumabas na payout. Okay? So there is expectation of return and that money would be doubled within 1, 30 and 45 days. So 100% of their investment. So saan nga ba kumukuha ng pera si Don Chiyuto? Simple. Sa pera binibigay ng mga susunod na investors. Okay, that's how a Ponzi scheme works. Yung pera na binigay ni Juan at in-invite niya si Pedro, ano yung ibibigay ni Chiyuto kay Juan? Yung pera na galing kay Pedro. Okay? Walang ibang pinagkakakitaan na negosyo si Don Chiyuto maliban sa investment scheme na to. So, unless otherwise, meron siyang ma-present na mga negosyo, ito na ngayon ang mangyayari. So, dito sa order na to ng SEC, malinaw. Okay? Malinaw na may mga kalokohan talagang ginawa si Don Chiyuto sa pagkuha ng investment ng mga tao nang walang rehistro at walang magkakanegong pen. Wala siyang black and white authorization from the Securities Exchange Commission. And that makes him a criminal upon finding of court. Okay. Hanggang ngayon, wala pa pong kaso laban kay Don Chiyuto. Okay? Wala pang naipapile sa korte. Meron pa lang siyang cease and desist order from SEC. Okay? Now, anong nakalagay dito sa cease and desist order ng SEC? Okay? So, ito. Pakinggan nyo to. With the evidence, the commission ruled to grant the motion to issue a cease and desist order. And the commission further enjoins Don Chiyuto to transact any business involving the funds covered by the this CDO or the cease and desist order from transferring, disposing, or conveying in any manner all assets, properties, real or personal, including to but not limited to bank deposits. In short, bawal siyang gumawa, galawin ng kahit ano ang pera ng kumpanya niya.
Okay? This is to ensure the preservation of the assets for the benefit of the investors. Okay? So, may payout ba? Walang payout. Alam niya nang walang payout. At bawal na rin siyang mag-payout ngayon for the protection of the investment public. Kasi nga, sigurado ako na ngayon pala ay dinidispose niya na ang pera na yan para pagdating ng panahon na may susunod natin na i-discuss at anong mangyayari sa pera ngayon na hawak ni Don Chiyuto. Okay. What's next? Now, with the issuance of a cease and desist order, all assets and bank accounts of Don Chiyuto will be, you guessed it, will be frozen to prevent him from disposing the money of his company. Ano? Automatic po ba, sir, ang pag-freeze sa account ni Chiyuto? Hindi. Kailangan pa siyang i-apply. Korte or sa AMLA. So, either way, this is a race against time. And I'm sure the Securities Exchange Commission is already one step ahead sa kay Don Chiyuto. Now, the lawyers of SEC can file a motion to issue a freeze order on all known and unknown assets of Don Chiyuto, including but not limited to credit cards, bank accounts, will, and personal properties. Freeze lahat yan. Okay? So, in short, walang payout, freeze lahat ng pera. Clear? Now, second, with the non-payment of the investment on time as stated in the check voucher na linalabas ng kumpanya ni Don Chiyuto, the investors now can file a case. We have discussed this in our previous video. So, ano ba yung pwedeng i-file nila? So, you can file a case for syndicated and or large-scale staffa. Okay? Yung gusto po mag-file, punta na po kayo sa nearest NBI office para po maisama at may file na po agad ang inyong kaso. Okay? Bakit? Okay. It is evident na walang business na matino si Don Chiyuto other than running his own investment scheme. The only remaining question is, may pera pa ba siya? Okay? So, dear investors, para mauna kayo sa listahan ng mga babayaran niya, we apply the rule, first in, first out. Okay? The first to file a case has the first chance to settle the case against Don Chiyuto and receive his investments back, including the damages. Okay? Paunahan na po tayo ngayon sa pag-file ng kaso. Or, naka-file na ba? So, bahala kayo. Kung hanggang ngayon ay maniniwala pa rin kayo kay Don Chiyuto, so be it. Sana po ay mabayaran niya kayo ng inyong investment. Yung hindi po, syempre, in a sinking ship, the rats jump first. So, yun. Ngayon, kung ma-file po siya ng kaso, there is an option to file for a whole departure order just in case maisipan ni Don Chiyuto na kunin ang offer ni Sian Gasa to fly him out of the Philippines. Pag wala na siya sa Pilipinas, mahihirapan na po tayo na habulin siya. Okay? Or third, just in case mangyari yung second option natin na makalabas siya ng bansa, may mga hahabulin tayo. Sino?
yung mga incorporators ni Don Chiuto or ang kanyang mga clients. Alam niyo naman siguro kung saan makukuha yung listahan ng mga uplines, di ba? Lahat ng uplines niya ay nagsulat sa Facebook page niya. So, I'm sure the NBI has already sourced out this list of uplines, and these guys, mind you guys, these uplines are solidarily liable for civil and criminal charges. Kung ano man ang i-file nyo kay Don Chiuto, eh kasama po sila sa kasundo. Kasi sila ang mga nangumbinse sa mga tao para mag-invest kay Don Chiuto. Okay. So, with that discussion, guys, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Bukas na bukas, or patapos nyo manood ng episode na to, eh pumunta po kayo agad sa nearest police station at ipablatter ang inyong hinaing. Pakidala din po ang inyong mga check voucher as ebidensya. And the NBI is already waiting for the complainants. First in, first out. So, if you find value with my discussion, please don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel para sa mga updates kay Don Chiuto. So, hanggang sa muli, this is Attorney Hanchi, and you are Caught by Tourney Tips.